Ano ba talaga kahalaga na malaman ang self-worth mo? Well, watch this video. Welcome mga ka-talks! Welcome to another video of J-Talks. My name is Jay. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ba talaga tayo tinitingnan ng Diyos. Siguro ang ilan sa atin na ituro sa atin na ang Diyos ay laging nakatingin sa atin at lagi siyang nakaabang sa mga gagawin mo. Kapag gumawa ka ng mabuti, magiging masaya siya at ire-reward ka niya. Pero kapag hindi ka gumawa ng maganda at pumalpak ka, ang pamalo niya ay laging nakahanda para sa'yo. Well, yan ang naturo sa atin. Kaya kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, ang iniisip natin ay, saan ba ako nagkamali? Paano ba ang mga ginawa ko nung nakaraan na pinaparusahan ako ng Diyos ngayon? Ganon ang naituro sa atin. Tama ba? Well, I have a good news for you. As I study the Bible and base doon sa narinig ko sa aking church, ito ang nalaman ko, na God will never ever be angry with you. Alam mo kung bakit? Kasi binigay na niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para tumanggap ng judgment ng mga pagkakamali natin from the past, present, and in the future na pagkakamali natin. Wow! That's grace! Yun ang biyaya ng Panginoon. Sabi sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us." Ito ang tinatawag na divine exchange. Na sa Jesus, walang pagkakamali, blameless Lamb of God, and ikaw, makasalanang tao, dahil sa cross, nagkapalit kayo ng estado. Sa cross, siya yung naging kasalanan natin. At ngayon, nang tinanggap mo siya, siya ang naging righteousness mo. Kaya hindi na nakabase ang righteousness mo sa mga gawa mo ngayon. Nakabase na yun kung ano yung ginawa ni Jesus para sa'yo. That's a very revealing and very shocking news. Tama ba? Pero yun yung grace ni Lord. Yun yung biyaya ni Lord para sa atin. Na dati tayo ay makasalanan sa paningin niya. Pero dahil sa ginawa ng anak niya na si Jesus para sa atin, inalay niya ang kanyang buhay sa cross. Tayo ngayon ay pwede nang mamuhay ng malinis. Pwede na tayong mamuhay na may walang pagkukulang sa harapan niya, walang bahid ng kahit anong kasalanan sa mata niya. Kasi ginawa na tayong malinis ng Panginoon. Ginawa na tayong righteous ng Panginoon through the blood of Jesus Christ. Yan ang tatandaan mo sa buhay, na kahit anong mangyari, kung ano man ginagawa mo, kung ano man yung lakad mo, takbo mo sa buhay mo, always remember that God will never ever be angry with you. Si Jesus ang naging alay para sa'yo, para ngayon ay mamuhay kang masaya at mamuhay kang victorious sa kahit anong sitwasyon, kahit anong problema, kahit anong tukso. Ikaw ay victorious. And that's my encouragement for you today. Always remember, Jesus loves you.